1M po, clear pa rin ako naririnig ngayon. Ayan. Okay. Ayan. So, dito na lang ako. Dito na lang ako sa laptop. Ayan. Wala. Okay, so pakilala na muna ako habang nag-restart ko yung aking laptop. Pakilala muna ako. So, I'm very sure marami-marami po ang nanonood ng Big C na siguro yung mga bagong join pa lang or yung kakastart pa lang, tinatanong nila, sino ba itong host ng Big C na to? Kumbaga, sa tagal natin, sa tagal natin umaattend ng Big C, parang never natin narinig kung ano yung background nito, ano yung kinagawa nito sa buhay. Kasi ang pinaka-last sharing ko po ng aking success story is I think nung January pa. Okay, nung January pa, nung ako po ay naglabas ng Dutch Janitor. But this time, ang isi-share ko po sa inyo dito, very simple lang na naman, siguro hindi naman sa pinaka-nag-start talaga ako totally. Ang pinaka-isi-share ko pong lesson and inspirational na story dito is kung paano ni-empowered consumerism binago yung buhay namin itong pandemic. Okay? Kasi kahit pa paano, before mag-pandemic, kahit pa paano is kumikita na din naman kami ng maganda. Nagkataon lang na nung nag-pandemic po, sa totoo lang, siguro kung naging problema sa marami, dito po sa empowered consumerism, lalo pong pinaganda. As in, lalo pong gumanda si empowered consumerism nung nagkaroon ng pandemic. But the question is, paano nangyari yun? Okay? Paano nangyari yun na lalo gumanda si empowered consumerism nung nag-pandemic? Very simple. Ang JT Project of Unity ay hindi po tumigil sa pag-innovate paano lalong gaganda ang business. Together with my co-councils sa JDIM Project, talagang mas pinili po namin ipaglaban ang network marketing kesa magdrama nung panahon na nagkaroon ng pandemic. Mas pinili po namin na humataw, mas pinili po namin maging agresibo nung pandemic. And good enough, doon po na-develop, okay, doon po na-develop ang iba't-ibang klaseng event or iba't-ibang klaseng online event na ginagawa natin dito sa JDIM Project. And isa na nga po dito, yung ating The Big C na ginagawa natin ngayon. And I'm very happy na for the past, yung sinabi niya nga kanina, 1.5 years. Tama, tama ba? 1.5 years, tama ko na sa video. In the past 1.5 years, talaga pong masasabi namin na naging blessed po talaga kami. Naging blessed kami hindi lang sa financial, kundi naging blessed kami as a family. Kasi hindi lang po kami nagkaroon ng isang anak. Okay? Nagkaroon kami ng dalawang anak na sa totoo lang, pwedeng isisi namin din sa gobyerno eh. Diba? Yung mga nangyayari. Kasi kahit papano, sabihin natin, marami talagang nahirapan sa pandemic na to, marami po ang sinisi sa kung saan-saan yung pandemic. Marami sinisi sa gobyerno, sa kamag-anak, okay? Sa mga trabaho, sa mga bosinisi. Pero dito po sa empowered consumerism, hindi po tayo nagpabaya. Okay? Or yung company natin, yung community natin, talagang tuloy-tuloy po yung innovation na ginagawa natin. At ang pinakamasarap sa innovation na naganap na yun, okay? Ang pinakamasarap sa mga innovation na ganap na yun ay maraming-marami po. Okay, maraming-marami ang yumaman dito sa empowered consumerism. Actually, especially dito sa JD Project, sobrang dami pong yumaman. Bakit? Dito na lang sa Big C. Ayaw talaga. Okay. So yun, marami na bago ang buhay dito sa empowered consumerism. And especially nung nag-pandemic, okay? Nung nag-pandemic, lalo po natin naintindihan kung gaano ka-importante ang ganitong klaseng negosyo. Okay? Kaya yan, sis, para-paraan tayo, sa laptop na lang mo si share. Okay. Kaya sa lahat na nandito po, especially sa first time ako nakita,
So first time ako narinig magsalita dito. Okay lang yan guys, kasi this time, kwento ko naman po yung isishare ko dito sa ating community, okay? So yun, pangalan ko yung Sandro Carlos, sinabi ko na kanina. And syempre, ito po yung background ko para sa mga may idea. Picture na lang. Okay, ayan. Okay, so isa po akong college graduate from Bicol University College of Business, Economics and Management. And katulad ng marami, isa po ako sa mga taong umasa. Okay, isa ako sa mga taong umasa na after ko makapag-aral or after ko matapos ang pag-aaral, ay yayaman po ako. Okay, isa po ako sa mga naniwala sa old wisdom. Simula noong unang panahon hanggang sa panahon ngayon na sinasabi na anak, mag-aral ka na mabuti para pag-graduate mo, makapaghanap ka ng magandang trabaho at matupad mo lahat ng pinapangarap mo sa buhay. So isa po ako sa mga naniwala, isa ako sa mga pinanghawakan yung ganung klaseng wisdom. Kaya nga po, yun. Yun, thank you sa kapatid ko, nag-share screen. Okay, so next, yun. Isa po ako sa mga tao na umasa sa ganung klaseng formula ng buhay na pwedeng yumaman after graduate ng pag-aaral. And good news, ayan, good news, after kong graduate, saka, after kong graduate, isa po sa mga pinakamalaking tanong ko dati, ano ang gagawin ko sa buhay? Diba? Ano ang plano ko sa buhay? And at the same time, saan ako magtatrabaho? Okay, so patayin naman ako guys ng number one kung maraming nakarelate sa sinabi ko na umasa ka sa wisdom na anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo makapag-anap ka ng magandang trabaho. Ayan. Marami. Okay, so huwag niyo pong sisihin yung mga magulang niyo, huwag niyo pong sisihin yung mga nag-advise sa inyo yan. Bakit? Nagkataon lang po na hindi tayo nabuhay. Okay, hindi tayo nabuhay sa panahon nila. Bakit? Iba na po yung panahon ngayon at sa panahon doon. Okay? And anong nangyari sa akin? So, slide please. Ayan. Yun. Okay, 2011, ako po ay naimbitahan dito sa Empowered Consumerism. Nang taong hindi ko kilala, okay, actually itong taong to, isa po itong stranger sa akin. At ang pinaka ano niya sa akin dati, ang pinaka tanong niya sa akin, Sandro, gusto mo bang kumita ng pera? Okay, sabi ko, since standby ako, oo naman, tama, at kasi balik-balik pa rin natin ang mundo, lahat po tayo kailangan ng pera. Ito na lang. Lahat po tayo kailangan ng pera. Kaya ano nangyari sa akin noong mga panahon na yon? Pumunta po ako ng Legaspi, umattend ako ng seminar, and good news, sabi ko, alam ko na to eh. Networking to eh. Ibig sabihin, wala po akong interest makinig sa explanation noong mga oras na yon. Nagkataon lang, sabi nitong nag-invite sa akin ni Mentor Joseph Kim, Sandro, huwag ka na munang umuwi para makapag-merienda ka rin mamaya. Alam mo po yung salitang merienda, yun po yung nagpastay sa akin. Okay? Yun ang nagpastay sa akin, bakit hindi ako umalis, okay, sa seminar. And good news, natapos ko po yung seminar. After ko matapos yung seminar, dun ko naintindihan na napakaganda pala ng negosyo. Dun ko naintindihan na pwede palang kumita ng napakalaki. At dun ko naintindihan na mali pala ang dating pagkakaintindi natin sa network marketing. Katulad po na nakikinig sa akin ngayon, alam ko na i-inspire ka simula pa sa mga nagsalita kanina. Alam ko, ikaw na nakikinig ngayon, ah, ganito pala ang meron sa networking. Ito pala ang pinag-uusapan sa networking, guys. Ganyan din ako dati. Kaya nga sabi ko, nung araw na naintindihan ko to, sabi ko, sasali ako. Pero ang problema, wala akong pambayad. Okay? Wala akong pambayad, wala akong pang-join. So katulad ng kadalasang sinasabi natin, gawa natin ang paraan. Kasi ako po mismo ng utang ako sa nagpapapaisik sa lugar namin. Diba? Nagsangla ako ng gamit. Okay, nagsangla ako ng gamit. And at the same time, sinabi ko sa sarili ko, sasali ako kasi gusto ko talagang baguhin ang buhay ko. Okay? So, next slide please. Ayan. Yan. Nag-start po sa business at the age of 20. Yes, you heard me right. 20 years old ako nag-start sa business na to. And simula po na nag-start na ako dito nung 20 years old ako, pinanindigan ko na, nasabi ko, dito na ako yayaman. Dito na magbabago ang buhay ko, dito na ako kikita ng malaki, at higit sa lahat, ito na ang kakaririn ko sa negosyong, ito na ang kakaririn ko sa buong buhay ko. Okay, so next slide please, ayan. Yun, okay, so yan po yung mentor ko, si Mentor Joseph Kim. Siya po ay isang dekada ko nang kasama. Isang dekada na tinuturuan ako, ginaguide ako, sinusuportahan ako,
Nabuti na lang talaga. Naniwala ako sa taong ito. Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon, kung sino man ang sponsor mo, kung sino man ang tao na nakapag-send sa'yo ng link na to, okay lang ba na pasalamatan mo sa comment section na to? Sige, mag-type mo dito, thank you, kung anong pangalan ng mentor mo. Okay, magpa-thank you ka, kasi yung araw na naimbitahan ka, ito din yung araw ng posibleng pagbabago ng buhay mo once na sinimulan mo, trinabaho mo, at inaral mong mabuti ang business na to. Ayan, sige, pasalamatan natin. Yan, so next slide please. Ayan. Okay, so ito pong first car na yan, yan po yung nakuha kong result at the age of 21. And good news, sino ba naman ako dati para magkaroon ng ganyang klaseng result? Sino ba naman ako dati para magkaroon ng ganyang klaseng result at the age of 21? Diba? Kaya nung nagkaroon ko ng first car, doon ako lalong nabalik eh. Nasabi ko, kaya pala talaga. Pwede pala talaga. At higit sa lahat, posible pala talaga. Okay, kaya tinuloy-tuloy ko siya. Again, next slide. Ayan, tinuloy-tuloy ko siya. And at the age of 22, dito naman po ako na-awarded bilang Millionaires Club member ng Empowered Consumerism. Na ibig sabihin, yung 15 accounts na ibinayad ko dito sa Empowered Consumerism ay tumubo ng 1 million sa loob lamang ng 2 taon. Diba? So imagine mo ha, yung 135,000 tumubo ng 1M sa loob ng 1 taon, panalo-panalo at wala ka pong katalo-talo dyan. Okay? So next slide. Ayan. Yan yung first car na pinapogi natin lalo. Okay? Bakit? Sobrang mahilig po kami ng partner ko. Ayan. Nakakulit siya doon. Para hindi ka maganda siya. Sobrang mahilig po kami. Okay? Talaga sa mga sasakyan. Kaya nung nagkaroon kami ng sasakyan, talagang pinaganda namin. Ayan yung first car namin. Kulay green. The Mazda 3. Pinaset up namin ang napakaganda yan. Okay? So next slide. Ayan. Ayan. Yung second car. Toyota Fortuner, di ba sabi ko nga sa inyo, mahilig po kami sa mga sasakyan. Ayan, Toyota Fortuner, na nabili po namin yan noong 2015. Na ngayon, ganyan na po yung itsura niya. Minatch ko talaga siya sa kulay ng FCI. Yellow, ayan, gold, black, and gray. Okay, so next slide. Yan, ito po yung mga awards na natatanggap ko sa Empowered Consumerism. Na kung tutusin, isa po ako sa mga tao na walang magandang background before nag-networking. Bakit? Sa mga hindi po nakakalam, isa po ako sa mga graduate na wala man lang natanggap na medal simula kinder hanggang college. Isa po ako sa mga estudyante na walang award. Bakit? Noong nag-aaral po ako, hindi ko po talaga, ano ha, I'm sorry to say kung meron man nakikinig na magulang ngayon or mga teacher or nanay, professional. Noong nag-aaral po kasi talaga ako, ini-enjoy ko lang po yung pag-aaral. Totoo po yun, ini-enjoy ko yung pag-aaral. Bakit? Hindi ko talaga priority noon pumasok. Ang priority ko lang noon, ba't ako pumapasok? Number one, is siya. Number two, is yung mga kaibigan ko. Gusto ko laging kasama. Kaya lagi naman akong pumapasok. Pero wala ako sa point na talagang gusto kong maging first honor. Okay? Gusto kong maging honor student. Ang importante sa akin dati, pumapasok ako, masaya ako. And at the same time, kahit paano, masabing estudyante ka din. Okay? And dito sa Empowered Consumerism, dito ko po napatunayan na pwedeng kumita kahit hindi ka pala masyadong matalino sa klase. Pwedeng baguhin ang buhay kahit hindi pala ganun kaganda yung background mo. Bakit? Napatunayan ko po na dito sa Empowered Consumerism, for you to earn, okay? For you to become successful, dapat mapangarap ka talagang tao. Yes, kailangan mapangarap ka talagang tao. Bakit? The moment na mapangarap ka, you have to trust me, dapat ipaglaban mo yan. Kasi sayang na ng pangarap mo pag di mo linaban. Sayang ng pangarap pag hindi mo siya trinabaho. At lalong-lalo na, sayang ng oportunidad na dumating sa'yo kung hindi mo imamaximize itong negosyong ginagawa natin. Okay? Kaya kung ikaw ngayon, ano man ang background mo, guys, you need to trust yourself. You need to trust God. You need to trust your mentor. In the end, you need to trust our company. Bakit? Pag pinagkatiwalaan mo yung mga sinabi ko sa'yo, yung result, susunod at susunod siya, wala ka talagang choice kundi ibibigay at ibibigay sa'yo yan. Okay? Kasi ako nga, ganun ang background ko, pero marami-marami po ang award na natanggap dito sa Empowered Consumerism simula sa pagiging Silver Executive, diba? Gold Executive, Global Ambassador, Millionaires Club. Okay? Marami-marami.
So, ibig sabihin, pwede pala talaga. Kaya pala talaga. At higit sa lahat, magagawa pala talaga. Okay, so next slide. Ayan. Yun. So, ayan kami ng partner ko. Ayan kami dati. Kumbaga, noon pa man, talaga mga ambisyoso na kasi kami. Okay? Mga ambisyosong, ano, mga ambisyoso na talaga kami na sabi natin, kailangan natin yumaman. Kailangan natin kumita ng malalaki para yung date natin, hindi na sa McDo, sa Chowking, sa Jollibee. Nakakasawa natin. So, kailangan natin yumaman. Kailangan natin gawin si Empowered Consumerism kasi at the end of the day, wala tayong ibang choice kundi yayaman tayo katulad ng mga taong nauna dito na nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Okay? So, next slide. Ayan. So, nabanggit na namin ito kanina, mga travel. Sinama pa. Sige, tuloy-tuloy mo na yan. Mga local travel lang naman yan. Ayan. Sige, tuloy-tuloy mo lang. Coach Chantina. Ayan. And yung mga local travel namin, hindi ko na masyadong i-discuss kasi alam ko, alam nyo na din yan. Ayan. Yun. Sige. Scuba diving. Yun. Ito na lang. So, ito mga i-share ko sa inyo is isa sa mga pinaka naging masaya talaga ako nung naranasan ko na pong makapag-travel sa ibang bansa. Bakit ako dati? Parang feeling ko, pwede na ako sa Cubao eh. Diba? Pwede na ako sa Mandaluyong, sa Pasig, sa Marikina, sa Legazpi, sa Naga. Akala ko dati, okay na yun eh. Akala ko noon, pag nakarating ng Makati, akala ko todo na. Pero nung nag-networking kami, kaya palang pumunta ng ibang bansa. Pwede palang mag-date sa iba't ibang bansa. Okay, so next slide please. Ano? So yung Thailand, napunta kami ng Hong Kong, sinabi niya na kanina. Ayan, next. Ng Taiwan, together with some FCI leaders. Sa Malaysia, nag-drop-by lang talaga dyan. Nag-literal na drop-by. Okay, next. Yan, South Korea. Yan, isa po ito sa lugar na pinaka-nagustuhan kong puntahan. Ang South Korea. Kasi bukod sa napakalinis ng lugar, napakagaan ng ambience, napakalamig. And sabi ko sa sarili ko, ano, after ng pandemic na to, babalik kami ng Korea. Pero hindi na sa Jeju, kundi pupunta kami ng ano, na Itaewon at sa Seoul, Korea. Yun ang gusto namin, di ba? Okay, so next. Next slide. Yan, syempre Maldives. Okay? Itong Maldives talaga, to be honest, sa dami ng lugar na pinuntahan namin, talagang Maldives yung hindi ko makakalimutan. Bakit? Parang nasa paraiso, di ba? Parang nasa ibang mundo, parang napakahiwaga ng lugar na yung tipong tubig pa lang sa dagat, parang swimming pool. Kaya tingnan mo naman yung picture taking namin yan, minaximize namin ng malupit. Di ba? Dati, imagine mo, sa ano lang, sa luneta, sa puro, sa Legazpi, sa ano yung pinta natin sa Legazpi? Linyon Hill. Sa mga taga-Bicol, ayan, alam yan, Linyon Hill, sa wildlife, di ba, sa Gaisano, sa SM, eh, wala pang SM noon, LCC sa ano, sa Silver Screen, di ba? So, pwede pala noon, akala kong ganun lang, yun, kawa-kawa, okay, sa mga taga-Bulaki, sa Intec, okay, so, maraming kami binayong lugar noon, before pa man kami nakapag-travel ng iba't ibang bansa, pero itong Maldives talaga ang pinaka-sobrang sulit talaga sa lahat. Nasabi ko, hindi ako papayag na hindi ko dito madadala yung nanay ko at nanay niya. So gusto ko madala dito, makapagpakabali kami dyan. And at the same time, gusto rin namin makapag-family vacation sa lugar na yan kasi sobrang lupit talaga sa Maldives na yun nga, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Okay, so next slide. Ayan. So yun. So isa po kami sa mga naglabas ng 7-figure check last year. Okay? Last year po yan, naglabas kami ng 7-figure check, which is 1.1 million peso. And yan po yung first baby namin, si JY. And sobrang happy namin, again, tulad ng sinabi namin kanina, kahit nag-pandemic, hindi po kami nakaramdam ng hirap. Kahit nag-pandemic, hindi po kami nakaramdam ng pagtitiis. Kahit nag-pandemic, hindi po kami nakaramdam ng end of the world na ba to? Hindi po kami nakaramdam ng ganun kasi mas pinili namin maging aggressive. Mas pinili namin itodo, mas pinili namin magkaroon ng opensa
laban sa nangyayaring pandemic. And we're very happy na napatunayan ulit natin or namin na hindi pala talaga solusyon, especially sa mga OFW na nakikinig sa akin ngayon, hindi pala solusyon para iwanan mo yung anak mo sa Pilipinas para kumita ka ng pera sa ibang bansa. Hindi pala solusyon na mahiwalay ka sa asawa mo, sa anak mo, para kumayod at kumita ng pera. Bakit? Noon, yun po ang uso. Noon, yun ang dapat gawin para kumita ka ng pera. Pero ngayon, iba na po ang panahon. Bakit? Meron ang Empowered to Sumerism at meron ang Jailin Project Community kung saan yung pinapangarap mong buhay pwedeng matupad kahit nandito ko sa Pilipinas at kasama mo yung mga anak mo. Kaya sa mga OFW yung nakikinig sa akin ngayon, sa mga hindi pa member, at nagsasabi, sige, pag-uwi ko sa sali ako, huwag mo na po nga tayo na umuwi ka. Sumali ka na ngayon. Bakit kailangan mong sumali ka ngayon? Para hampang nandiyan ka sa ibang bansa, pinatrabaho mo na, inaaral mo na, hinahataw mo na sa Empowered Consumerism. Para pag-uwi ka ng Pilipinas, you have to trust me, hindi mo na kailangan bumalik pa ng ibang bansa kasi kumikita ka ng pagkalaki-laki dito kahit nasa Pilipinas ka lang. Okay? So, next slide. Ayan. Yan, sige, next slide. Ano, hindi ko na ikwento yan. Ayan, so December 9 of 2020, naglabas po ulit kami, okay? Naglabas po ulit kami ng 1 million check, okay? Bakit itong 1 million check, to be honest, noon parang pangarap lang din naman ito, eh, na kailan kaya tayo mag-1 million check? Kailan kaya natin magagawa na magdabas din ng 7 figures check? Kasi sobrang na-inspire po ako sa mga kapatid ko sa Jailin Project Council na mga talaga nagpapakaulan ng 7 figures check. Masabi ko, kaya din natin. Nagkataon lang, meron tayong panahon kung kailan natin deserve ang 7 figures check. Kaya nga sa lahat na nakikinig sa atin, nagtatanong, ah, kaya ko rin bang makapaglabas ng 7 figures sa check? Kaya ko rin bang maglabas ng 7 figures sa income? Ang sagot ko dyan is yes. Hindi ko nga lang alam kung kailan, pero alam ko pag deserve mo na, ibibigay at ibibigay ang gusto mong result. Okay? So itype ko naman dito, I believe, kung ikaw na yung next na maglalabas ng 7 figures check dito sa Empowered Consumerism. Sige, type mo dito, I believe, or I'm next, bahala ka na anong gusto mo. Basta importante, every time na nagde-declare ka, every time na tinatype mo, I believe, I am next, kaya make it sure na nararamdaman mo at kinikilabutan ka. Bakit? The moment na kinikilabutan ka, every time na nagde-declare ka, 99% mangyayari yan. Bakit? Yung katawan mo mismo nag-a-agree sa dine-declare mo. Ayan, sa mga nag-declare, congratulations in advance. Okay, so next slide. Ayan. So December of 2020, so dyan po kami again, naglabas ng isang magagandang result na talagang nakaramdam kami ng sobrang level up. Okay? Anong klase nga nung nilabas po namin ang yung result namin noong December, talagang lalo pong nagtuloy-tuloy. Lalong tumutodo, lalong lumakas ang income na binibigay ni Empowered Consumerism. So ano ba yun? Sige, next slide please. Ayan. So yan po yung ano, nilabas namin. Yung Dodge Challenger. Ayan. SRTBA. Okay, ano po yung malupit sa sasakyan na yan? Dating pangarap lang din. Okay, dating pangarap lang din. Na simula nung nahawakan namin yan, nakita namin yan, sabi ko sarili ko, grabe me. Parang panaginip lang. Di ba? Bakit? Sa mga hindi po nakakaalam, itong Dodge Challenger na to, isa po ito sa mga rare na sports car na makikita mo sa daan. Bakit? Ito po yung ano, ito po yung kotse na pinasikat or branding ni Vin Diesel sa Fast and the Furious. Actually, yung Fast and the Furious talaga, isa po yun sa mga matitinding dahilan. Bakit po din talaga ginawa sa Empowered Consumerism? Sabi, grabe, kailangan kong yumaman para magkaroon ako ng napakalupit na mga resultang katulad niyan. Kailangan kong yumaman, kailangan kumita ng sobrang laki para magkaroon din ako yan. And good news, nangyari. Good news, pwede pala talaga. At higit sa lahat, kaya pala talaga. Okay? Kaya sa lahat na nandito na goal or nangangarap, kumita ng 7 figures at makapag at makapaglabas din ng sports car, guys. Keep on dreaming. Keep on hustling. Kasi yung result na gusto mo, darating at darating yan. Sa panahon, again, kung kailan mo na-deserve. Okay? So, next slide, please. Ayan. Yan. So, yan yung sasakyan namin. Yan po yung araw na
ang pinafoil namin. Ibig sabihin ng pinafoil, pinaganda namin lalo yung sasakyan, yung kulay yellow, para pag pinicturan, kulay blue, kulay red, siguro yung pangatlong sasakyan namin kulay pula. Primary color. Okay. So next, next slide please. Ayan. So next na, makita na natin yan. Or may ini-next pa ba? Wala. Ayan. Okay. So dito, ito na lang hawakan ko. Okay. So, ayan. So itong picture na nakita nyo dito, ayan. Yan po yung panahon na nagbakasyon kami sa ano, sa Sorsogon. Okay. And we're very happy na kumpleto kami habang tinatrabaho namin ang mga pangarap namin. Buo kami habang pinaglalaban namin yung mga pangarap namin sa buhay. And dumarating sa point, especially sa mga magulang na nandito ngayon, I know, nagmamature na tayo eventually. Di ba? Nagmamature tayo, nag-iba ang gusto namin sa buhay. And itong share ko sa inyo, actually, not to brag, hindi po namin ito pinagyayabang or hindi naman namin kailangan talaga dapat, hindi naman kailangan i-anaw. Siguro i-share lang namin sa inyo na kami po, tulad nga ng sinabi namin sa inyo, simula pala, talagang ambisyoso po talaga. Aminadong ambisyoso. Ambisyoso ka ba? Ambisyoso kasi ako eh. Sobrang ambisyoso talaga ako. And nung panahon na nagsisimula ako sa network, nung hindi pa ako na sa networking, talagang social climber pa talaga ako eh. Diba? Akala ko noon, masama yung ugali ng pagiging social climber. Akala ko masamang ugali yung pagiging ambisyoso. Hindi naman pala. Bakit? Dahil sa pagiging ambisyoso ko, sa pagiging social climber ko noon, namomotivate po ako na magsipag, lalong ganda, lalong galingan sa business, and at the same time, palakihin ang income para yung mga inaambisyon ko, yung mga pinapangarap ko, maisasakatuparan natin at magiging reality talaga. Okay? So, tulad kanina, nabanggit niya na September 23, nanganak po siya, di ako. pinanganak po yung aming second daughter na sabi ko, ayun, ambisyoso ko, sabi ko, gusto kong maranasan na makapasok dyan sa St. Luke's, di ba? Kasi pag narinig ko ang St. Luke's sa probinsya, parang kakaibang ospital eh. Sabi ko, ano bang meron sa ospital na yan? Sabi ko, sige, sa pangalawang anak natin, manahan dapat sa St. Luke's para malaman natin. Ito yung picture. Ayan yung picture nung nanganak siya. And sa totoo lang po, sobrang nakakagulat. Sobra kami nagulat talaga sa nangyari nung nanganak siya. Kasi naalala ko dati, before kami nag-go dun sa St. Luke's, inalam muna namin magkano ba yung pagpaanak dito. Tumingin kami sa YouTube, sa mga vlog. Tumingin muna kami sa mga YouTube, sa mga vlog. Eh sabi dun sa sabi sa mga vlog, papalo lang daw mga 180, 190, siguro pinakamahal na siguro yung di ba? Pinakamahal na siguro yung 200. So kami naman, okay, 200, kaya natin yan. Okay, kaya natin yan, go tayo yan, masaya yan. Alam mo pinakamalupit? Yung pinakamalupit, nung nakapanganak na, at ready to check out. Di ba? Ready to check out, discharge. Okay, ready to discharge. Eh, nagkataon lang na umuwi ako dito sa bahay, na inaayos ako yung kapatid ko, pinaano ko, sabi ko, ikaw na mag-asikaso sa bill para makalabas na mauna lang, yung mga inas natin lang ang gamit. Nagulat ako. Nung nag-chat kanina si Christina Salco, chinat niya sa, chinat akong bigla, kuya, andito na ako sa cashier. Nagulat ako, sabi ko, bakit, anong meron mo? Sige, magbayad ka na, eh, dyan na yung pera. Kuya po lang yung dala natin. Pero bakit? Parang naging gulat. Bigla po ang ginulat ni St. Luke's, yung bill namin umabot po ng almost kalahating milyon. Sabi ko na po, parang nagsisinungaling yung cashier. Bakit? Sa tagal ko pong nabuhay sa mundong to, hindi pa ako nakarinig ng ganong klaseng bill na nanganak. Hindi pa kami nakarinig. Siguro kahit sa pelikula, wala pa ako narinig na ang naging bill ng panganganak, umabot ng kalahating milyon. Sabi ko, tanungin mo ako, paano naging kalahating milyon yan? Nung pinakita, sabi ko, okay, actually ito yun, hindi na natin masusugit kasi, ayan. Sabi ko, paano nangyari yun? Doon ako nagulat, napakalupit,
ng talent ni Doc. Napakalupit ng talent ni Doc na sabi ko, grabe, buti na lang pala nasa empowered consumerism tayo. Buti na lang pala talaga nasa networking tayo. Kasi biglain man tayo ng ganong classic amount para mga nata, eh hindi natin, hindi na tayo na problema kung saan kukuha. Bakit? Merong empowered consumerism na nagbigay ng matinding blessing para sa batang yan. Okay, kaya sabi ko, napakamahal ng batang yan, so napakalagaan matindi lalo. Okay, so next na kwento ko sa inyo, so bukod sa ako, okay, bukod sa ako, nagkaroon ng result, nagkaroon din po ng result ang mga partners natin dito, yan, bilisan ko na lang yan, si Mentor Nin, si Chairwoman, and palabas na din po ang kanyang third car, na abangan niyo yung sports car na Mazda Miata. Okay. Next is, ayan, isa sa mga kasama ko dito na naglabas ng sakyan, si Mentor Jean Malate na isang dating yaya. Okay? Ito naman si Zed de Los Angeles, sama ko na lang niya. Okay? Si Zed de Los Angeles, isang college dropout na ngayon ay isang millionaires club na kapaglabas din ng sasakyan during pandemic. And syempre ito si Wi-Fi Boss. Okay? Si Wi-Fi Boss na nagkaroon din ng Chevrolet Trailblazer, actually second car niya. And this coming December, abangan niyo po ang paglalabas ng sports car ni Wi-Fi Boss. Okay? And yan, ito po yung good news. Sayang di ko na share script. Pero okay lang, mamaya na yan. And itong 2021, itong 2021, may oras pa naman ako, no? Kung pala yung host, okay? So, ngayong 2021, masasabi ko na lalo pong nag-level up yung result na meron kami. Bakit lalong nag-level up? Siguro when it comes to income, sobra pong iba. Bakit? Before pandemic, ang pinakamalaking income po namin before is mga around 200,000. Talagang hindi kami, ewan ko ba kung bakit hindi tumatawid. Siguro hindi pa namin deserve ng mga panahon na yun. Hindi kami tumatawid ng 200,000. Pero nung nag-pandemic, lumaki po. March, nakatawid kami ng 300. Hanggang 2,000 ano, hanggang istagad ko na, hanggang simula, kailan tayo nag-start ng half-term? August last year, kumikita na kami ng half-term per month. And good news, noong April, yun na yung pinaka-last na income namin na half-term. Bakit? Simula May, ayan, share ko po sa inyo, May, kumita po ako ng 651,000. Grabe na, super nakakabali yung pwede pala. Kaya pala talaga, at higit sa lahat, pwede pala talagang mangyari. Okay? June, kumita po kami ng 779,849 pesos. Okay? July, kumita kami ng 664,123. Ayan, August, kumita kami ng 789,918. And finally, okay, may kwento to eh. Bago ko ikwento yung September. Kung mapapansin nyo, every time na meron tayong big C since day one, okay, tandaan nyo yun ha, since day one, kung mapapansin nyo sa big C, every time na nag-i-introduce ako ng speaker, every time na tinatawag ko yung speaker, ano nga po ulit yung pinapatype ko? Okay lang ba i-type nyo ngayon yung 1M? Okay? Okay lang ba guys, i-type nyo ngayon yung 1M for the very last time? Ayan. So lagi ko pinapatay ang 1M. Bakit ko pinapatay ang 1M? Simula po nagkaroon ako ng segment ng Big C, sinabi ko sa sarili ko na ito na yung magtatawid sa akin sa 1 million per month. Ito yung gagawin ko itong attraction, gagawin kong mainit ng 1M na to yung M. Sabi ko kanina, di ba? Every time na may tinatype ka, every time na may dine-declare ka, dapat kinikilabutan ka. Dapat nang gigigil ka, dapat nababaliw ka, dapat na-excite ka. Kasi ako, every time na nagpapatype ako ng 1M sa inyo guys, talagang kinikilabutan ako na sabi ko, grabe, ibibigay. Okay? Ibibigay ang 1M na yan. And good news, ito sa last session ng Big C, last month, okay? Dito pa yan, binigay po sa amin yung 1 million income in 1 month. So bakit September 2021, kumita po tayo ng 1,007,010 pesos. So sabi ko, kaya pala yung 1M. Kaya palang butasin. Diba? At higit sa lahat,
kaya pa pala, kaya pala talagang gawin. At naniniwala ako sa mga tao na nakikinig ngayon, guys, kung may goal ka, i-declare mo lagi. Huwag na huwag kang mahihiyang i-declare, huwag na huwag kang mahihiyang na ikwento, huwag kang mahihiyang i-share. Bakit at the end of the day, ikaw pa rin naman ang makikinabang ng result na dine-declare mo. Okay? And next is, ayan, ito na lang. Last September 29, ayan. Diba? Last September 29, ay naglabas po tayo ulit ng another 1 million check. And ang partner ko, naglabas ng 300,000 check. Na grabe sabi ko, yung ibinayad natin na kalahating milyon noong September 25 ka lumabas. Yung ibinayad natin kalahating milyon noong September 25, nagkabalik agad nung katapusan noong September 29, doble pa. Actually, malapit na mag-triple. So, 1.3 million ibinalik na cheque after namin gumastos ng kalahating milyon. So, panganak, grabe si Easy. Ganun pala katindi. Ganun pala kalupit ang results na pwedeng ibigay sa atin once na trinabaho natin, pinahal natin ang business. Kaya nga sa mga taong nagsasabi na part-time lang naman ang networking, wag mo nang i-part-time. Ituto mo na bakit milyonan po ang usapan dito. Pagbabago ng buhay, time and financial freedom po ang pinag-uusapan dito sa Empowered Consumerism. Kaya nga minsan eh, diba? Minsan pag nakakarinig ka, nag-networking ka lang, diba? Networking lang ang ginagawa mo. Parang ako yung nahihiya sa kanya eh. Sa kanila eh. So, bakit? Hindi nyo pwedeng ilang ang networking. Hindi nyo pwedeng ilang lang ang mga networker. Bakit? We're creating millions. Diba? We're creating hundreds of thousands. And at the same time, we're changing lives. Diba? Ibig sabihin, kung maraming tao ang nagbabago ang buhay, because of Empowered Consumerism, hindi mo ito pwedeng ilang lang, di ba? Kailangan mahalin mo ang ganitong klaseng opportunity. Bakit? Malay mo, ikaw na nakikinig, hindi na malay, ikaw na nakikinig sa akin ngayon na nagsisimula pa lang, paniwalaan mo yung pangarap mo, paniwalaan mo yung goal mo, magugulat ka na lang isang araw, gigising ka, may napakagandang result na nagaantay na pala sa'yo. Okay? And ito, pinaka, asa na ba yung slides ko? Ayan. And ito, pinaka-closing message ko sa mga nandito ngayon, okay? Na ito, lagi ko naman itong sinasabi every time na nagpapangako. May mga dream stealers po talaga sa paligid natin. Type ko, kalibang mo na dito, ayan. May mga dream stealers talaga sa paligid natin, okay? Ano yung mga dream stealers sa atin? Takot, di ba? Malamang natatakot ka na gawin ng business kasi sasabihin ng kamag-anak mo, sasabihin ng kaklase mo, sasabihin ng katrabaho mo, ng kapitbahay mo, ng asawa mo, ng jowa mo. Okay, malamang natatakot ka. Guys, it's time for you na lakasan mo yung loob. It's time for you na ipaglaban mo yung mga pangarap mo. And it's time for you para maging matapang alang-alang sa mga taong mahal mo sa buhay. Bakit? Bakit ko sinabi ka na maging matapang? Hindi pwede naa-atras ka sa opportunity na to dahil sa opinion ng ibang tao. Hindi pwede mag-give up ka, hindi pwede ititigil mo to dahil sinabi ng ibang tao. All you have to do, naramdaman mo ba na yayaman ka dito? Nai-imagine mo bang yayaman ka dito? So dapat trabahuin mo. Ayan, thank you sa kapatid ko. Okay? Nararamdaman mo ba yon? Di ba? Kasi kung nararamdaman mo, then baliwala ang takot na yan. Pag malinaw sa'yo, nayayaman ka dito sa ginagawa ko. Next is duda. Matagal ka nang nagdududa. Diba? Matagal ka nang nagdududa sa opportunity na to. Paano ko nasabi? Hindi ka pa member ngayon. Kung hindi ka pa member ngayon, malamang sa malamang nagdududa ka. Kung nag-iisip ka pa rin hanggang ngayon, ang tawag po dyan duda. Bakit? Ang kailangan mong gawin ngayon, tapusin mo na, tuldukan mo na ang duda na yan, simulan mo na ang negosyo. Bakit? The moment na simulan mo ang negosyo, dito mo mauunawaan kung paano gawin, ano ang pasikot-sikot, ano mga discarte dito, ano mga strategy. Yung mga pilosopo kasi, na mahilig magmarunong, sige, pag-aaralan ko muna bago ako sumali. Diba? Kayo muna bago ako sumali. Nakakaano minsan, kumbaga, in layman's term, parang nakakainis.
na pinapakita mo ng negosyo, ang sabi sa'yo, mauna ka na muna, eh kaya ka inaaya para sa bayan, pero ganun talagang buhay. Marami magdududa sa business na to. Okay? Next is pride. Ano ba tong pride na to? Sa totoo lang, ang pride po ang isa sa mga pinakamabigat na dream stealer sa buhay ko. Bakit? Yung feeling mo na, alam mo naman na gusto mong kumita ng malaki. Gusto mo naman talagang yumaman. Kaso lang, ayaw mo talagang sumali sa taong nag-invite sa'yo. And naniniwala ako sa wisdom na nabasa ko sa ano sa FB na the rich become richer because the poor thinks that every opportunity is a scam. Ibig sabihin, kaya pala ang mayayaman lalong yumayaman. Kasi pag may oportunidad, sunggab lang ng sunggab eh. Diba? Kaya pala yung mga mayaman, yumaman. Kasi pag may opportunity, subok lang ng subok. Eh yung iba, pag may opportunity, pag-iistipan ko muna, sir. Hindi ko kasi linya yan. Diba? Itatanong ko muna sa asawa ko, itatanong ko muna sa anak ko, sa tatay ko, nanay ko. Guys, nasa tamang edad yan na. Nasa tamang panahon yan na para mag-desisyon sa buhay. Kaya nasa totoo lang eh, yung pride, hindi ka matutulungan yan. All you have to do, mabago yung pride mo, kesyo manager ka man ngayon, supervisor ka man, suma cum laude ka man, manya cum laude man, o maging suman, or ipos ka man, bahala ka na kung ano ka man. Subukan mo si Easy. Bakit? Yung pride na meron ka ngayon, hindi ka iaangat niyan. Pero yung subok-subok na gagawin mo dito, pwede pong baguhin ang buhay mo. Okay? And last but not the least, Sandro, gusto ko sanang sumali. Ang problema, wala akong pera. Gusto ko sanang mag-join. Kaso wala akong pera, wala akong pambayad. Guys, hindi po dahilan na wala kang pambayad. Hindi po dahilan na wala kang pag-join. And at the same time, hindi po dahilan na mahirap ka ngayon. Ulitin ko ah, hindi dahilan na wala kang pera, hindi dahilan na hindi mo tulinya, at lalong-lalo na hindi dahilan na mahirap ka ngayon. Bakit? Ako po mismo na nagsasalita dito sa harap ko, nanggaling din po ako sa wala. Nanggaling din po ako, na kami mismo, nanggaling kami sa wala. And dumating kami sa point dati nung nasa network e-joy na siguro para sa mga member na humahataw ngayon, na nagkakaroon ng mga challenges, mga situation. Guys, normal talagang taraanan niya. Okay, patanggal na ako ng slides, coach. Yan. Normal talaga na marami kang pagdadaanan sa buhay. Normal na mayroong mga situation na daraan sa'yo. Alam mo sa totoo lang, pag dumating ka sa moment na may problema ka, pag dumating ka sa moment na may situation, may mga challenges ka, na feeling mo hindi mo na kaya. Diba? Lalo mong galingan. Lalo mong pagigigan, gigilan, lalo mong itodo. Bakit? Kasi pag naitawid mo yung challenges na yan, aakyat ka ng panibagong level. Kasi kami mismo, dumating po kami sa point na parang ayaw namin matulog sa gabi. Bakit? Kasi kinaumagahan, may kailangan kaming bayaran, wala pa kaming pambayad. Dumating kami sa point na maraming tumatawag sa phone, naniningil kung ano-ano na. Hindi namin sinasagot, di ba? Hindi namin sinasagot kasi problema na naman, wala pa naman akong pambayad. Hindi. Bakit? Mas pinili po namin ilaban. Mas pinili namin ituloy. Mas pinili namin lalong galingan. Bakit? Kung sumuko kami noon, di ba? Kung tumigil kami noon, kung nag-quit kami, because of different situation, because of different challenges, malamang walang Sandro Carlos ngayon at Ilin Apuli sa harap niyo. Bakit? Kasi sumuko kami. Pero since tinuloy namin, since itinodo namin, yung result, binigay ni Empowered Consumerism. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon na nagsisimula pa lang, sa mga nangangarap pa lang, di ba? Sa mga napubuksan pa lang yung mga pangarap, di ba? Sa mga nadagdagan ng pangarap, sa lalong na-inspire, nagalingan sa buhay, ituloy-tuloy mo po yan. Yes, ituloy-tuloy mo po yan. Kasi yung ginagawa mo yan, yan po ang magpapayaman sa inyo. Yan ang magbabago ng buhay mo, at higit sa lahat, yan ang magtatawid sa'yo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Okay? Kasi kami, again, hindi pa naman kami ganun. Ganun katinding result na meron. Pero naniniwala kami, darating at darating yung time na yon na magiging deserve namin ang mas matindi pang buhay.
At anong kailangan namin gawin? Siyempre, tumulong sa ilalim. Mag-inspire ng maraming tao kasi hindi naman sinabi ng universe na tumulong ka lang sa downline eh. Hindi naman sinabi ng universe na sumuporta ka sa downline mo lang eh. Ang sabi, tumulong ka sa tao, sumuporta ka sa tao, maging inspirasyon ka ng tao, then, ibabalikin sa'yo lahat ng blessing na para din sa'yo. Kaya nga sa mga non-members na nandito ngayon, guys, sumama ka sa community namin. Napakasarap ng community namin sa Jading Project at sa Easing. Kasi dito, we're talking about dreams. Diba? We're talking about reality. We're talking about future. Sa labas, lagi nagkukwentuhan ng problema. Yung kahirapan, problema ng may problema, buhay ng mga artista. Matagal na tayong nasa ganyang klaseng level ng pagkatao. This time, i-goal naman natin ang mga buhay naman natin ang sumarap. I-goal naman natin ang mga pangarap naman natin ang matupad. At higit sa lahat, i-goal naman natin na mga sarili naman natin ang umangat. Hindi lang lagi ang ibang tao. Okay, so with that, maraming salamat, okay, sa inyong lahat. Okay, thank you, Miss, sa pag-intro sa akin. Okay, maraming salamat sa lahat ng nandito, sa lahat ng mentor, sa lahat ng council ng Jading Project, sa lahat ng Millionaires Club dito sa community natin, sa lahat ng leaders all over the world, Papa Pilipinas ka man, OFW, maraming salamat po sa isang kalahating taon na pagsasama natin dito sa Big C. And we're very excited. Okay, we're very excited kasi sa mga bagong segment, sa mga bagong events, sa mga bagong bagong activities na gagawin natin dito sa Project I. Alam na alam ng buong Jading Project community na mas lalo pong lulobo ang payaman dito sa Empowered Futurism. Okay? Kaya, yun lang. And siguro magpo-promote na lang ako. Okay? So, pasalamatan ko din muna syempre ang tatlong bibe. Okay? Kay Gina, kay Jess, at kay Haina. Okay? So, especially sa mga madaling araw na segment natin. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kalahating taon sa BC. Ayan. So, i-promote ko na din po ang ating training for tonight with the online king, Mentor Don Bale, sa lahat ng elite class ng Jading Project Community, 15 heads training. Okay, kaya sa lahat ng 15 headers na nandyan, abangan po natin mamayang 10 p.m. Facebook Live po yan sa elite class secret group. Okay, so meron pa ba tayong ipopromote? Yun, wala na. Okay, so and with that, thank you very much and happy networking to all. Bye-bye. Thank you. Ayan, picture daw kami. Last picture kami. 1, 2. Running wild. How could I have been so blind? Thank you. Friendships only.